Hello, it's Friday. It's our third day here in Balapac. Medyo maganda-ganda yung gising natin. Medyo kompleto yung tulog natin kagabi. Kaya we're ready for another exciting tour again for today. Breakfast muna kami. After that, diretso na sa tour. Morning, what's for breakfast? Morning. Talong. Talong. What's that? Hot dog. Talong. Good morning, Balabac Port. Morning, Wincy. Wincy, diba? Saka yung natulog dito. Nilipat kami ng bangka kasi hindi daw pinayagan ng Coast Guard yung bangka namin kasi daw passenger boat daw siya. Ngayon it's our turn. Naman ang ano, biyahe. After 2 long hours, nakarating na rin kami dito sa first island destination namin. On our third day, nandito kami sa Punta Sibaring. Medyo haba ng biyahe. Nakakapagod. Pas halos buong morning, biyahe lang ginagawa namin. Anyway, at least nakarating na rin kami dito. And it's all worth it. Pitingnan nyo naman, no? Oh. Ang haba ng coastline, talagang virgin na virgin siya na white sand beach. Halos kasabay namin dumating yung mga ibang boat ng mga turista. Mamaya, let's explore. Lakad-lakad tayo dito sa coast. Maglalakad pa kami ng mga 1 kilometro mahigit galing dito sa pinagbabaan sa amin ng bangka kasi dun daw yung magandang spot talaga ng white. Okay naman din ang ganda ng view, di ba? Super ganda pero sobrang init kaya ganito, kaya nakaganito ako para ako nasa desierto. Nandito kami ngayon sa ilalim ng mga puno kasi sobrang init. Kailangan namin magkiskisan. Kailangan namin magsiksikan. Hindi kiskisan. Kailangan namin magsiksikan dito para magpahinga. And then mamaya lunch. Then aura-aura sa labas. Picture-picture. Drone. Yung mga kasabay. Hindi gumagana yung takoy. Nabili ko may buwak ko dyan. Sa mangrove style tayo na. Para tayong mga unggoy, di ba? Nagsiksikan tayo sa maliit na puno. Ano ba sabi mo dyan? Salita ka naman. Ganyan ba talaga mga Ilocano tahimik? Ay, hindi po. Bakit? Siya lang? Marites ako. Ano ba
Naliligo na kami ni Ate Luni kasi we barely have 30 minutes to spare. And then, alis na, maximize natin itong andito tayo sa Punta Sebaring Island. Numulubog yung paa ko habang lalakad sa isa buhangin. Meaning, ganun talaga siya kapino na wala man lang mga bato-bato para to support yung hindi ka maglumubog sa ano, sa buhangin. Ganun siya kapino. Punta Sebaring! Woo! Sobrang ganda lang ano, ng beach. Ay, dito tayo ngayon sa ating second island for this day's tour. Mansalangan Sandbar. Sobrang ganda, napakalawak. Para kang naliligo sa swimming pool. Siguro kung pupunta kayo dito, wala kayong bang gagawin kundi magpicture na magpicture taking. Welcome to Siksikan Island! Walang ginawa yung mga kasama ko all throughout our stay here kundi umawra sa picture hanggat hindi nila nakuha yung best shot nila kasi matitigil. Well, it's part of enjoying the view, of course, but it's also, you know, it's also nice to, you know, to just meditate how blessed we are as Filipinos na meron tayong ganitong klaseng likas na yaman that we can be proud of sa buong mundo. Into lots of different places, Thailand and other countries in Southeast Asia. But for me, no one compares, you know, the beauty and the treasure that our country has in terms of, you know, scenic spots. Don't miss Mansalangan Sandbar when you come here to Balabac Islands. Third and last stop natin for today. Nandito tayo ngayon sa Matangguli Sandbar. Kami lang ang tourist na nandito. Probably because medyo hapon na. Mababa na yung water. Lumalabas na yung sand ng island. Yung pinaka-island ng sand. And nakakatawa kasi hindi lang mga tourist na nakikinabang sa sandbar na to. Kundi ginagamit din to ng mga local bilang ano, seaweed farm. Ayun, nandun sila.
saktong 6:15 nakarating na kami dito sa Balabac Court from the tour. Pagod but all worth it.